Small but terrible, yan ang tawag sa mga taong maliliit pero pambihira ang kanilang mga na-achieve. Ngayong araw, isang small but terrible story din ang ihahatid namin sa inyo. Kaya naman, alamin at kilalanin natin ang pambihirang kwento ng bida natin ngayon, ang little superstar na si Weng-weng. Si Ernesto de la Cruz, aka Weng-weng, ay may kondisyong kung tawagin natin ay dwarfism. Gaya rin ng maraming tao na may dwarfism, limitado lamang ang oportunidad sa kanila, lalo pa ng mga panahong hindi pa ganoon ka-open-minded ang mga tao. Malamang sa malamang, nasa carnival sila at ginagawang atraksyon. Sa telebisyon naman, kadalasan, ang ganitong mga aktor o aktres ay may mga limitadong roles lamang sa mga local comedy o horror movies. Pero ibahin natin si Weng-weng dahil walang limit ang kanyang mga na-achieve at hindi lang din limited sa comedy ang kanyang mga pelikula. Ma-action rin ang mga ito at take note, hindi lang pang-local ang appeal kundi pang-international din. Kung may malay ka na noong 80s, malamang sa malamang ay napanood mo na ang ilan sa kanyang mga pelikula, local man o international. Kilala siya locally at internationally sa kanyang pagganap sa mga spoofs ng James Bond movies noong 1980s at nakapagtala pa nga ng Guinness record na shortest adult actor in a leading role. Sa kanyang taas na 2 feet at 9 inches, pinahanga tayo ni Weng-weng sa kanyang mga galaw na minsan lang natin makikita sa mga aktor na may kaparehas niyang kondisyon. Ilan pa sa mga pelikulang kanyang nilabasan ay Stariray, Legs Katawan Babae, The Wild Wild Weng, The Cute, The Sexy, and The Tiny, at The Best in the West. At ang kanyang mga kasama sa pelikula ay big star din gaya ni Nadolpi, Lito Lapid, at Panchito. Pero syempre, naiiba si Weng-weng dahil sa listahan ng mga big star, siya ang little big star. Kaya naman lahat tayo ay curious kung kailan at paano nagsimula si Weng-weng sa kanyang karera. Gaya ng mga napapanood nating inspiring stories, si Weng-weng ay galing din sa simpleng pamilya. Humble beginnings kumbaga. Ipinanganak si Weng-weng noong September 7, 1957 sa Baclaran. Elektrisyan ang kanyang ama at labandera naman ang kanyang ina. At dahil lima silang magkakapatid, masasabi nating hindi ganoon kaayos ang pamumuhay nila. Katunayan, noong una'y hindi pa nga alam ng kanyang ina na buntis siya sa panlima nilang anak. Nang ipinanganak si Weng-weng, kapansin-pansin na maliit talaga siya kumpara sa mga nauna nilang mga kapatid. Premature siya ng isilang at mas maliit pa siya sa bote ng coke noon. Katunayan, kasyang-kasya pa nga siya sa lagayan ng sapatos na kanyang improvised incubator noong baby pa siya. Sa salaysay ng kapatid ni Weng-weng, wala siyang natatandaan na may nabanggit ang doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid at natanggap na lang din nila ang kalagayan nito. Lalo pat noong ipinagbubuntis ito ng kanilang ina, ay grabe ang pagkahumaling nito sa Holy Child. Palagi nitong pinagmamasdan ang Holy Child na tanga ng Our Lady of Perpetual Health. Kaya naman ito marahil ang dahilan kung bakit nakuha ni Weng-weng ang kaparehong size. Sa kanila namang lugar, sikat na sikat si Weng-weng dahil palagi siyang binibihisan bilang Santo Niño sa taunang Baclaran Parade. Kumbaga, suki na si Weng-weng sa ganitong mga okasyon. Kumut sikat nga, para sa kanyang ina, artistahin talaga siya. Habang lumalaki si Weng-weng, nakitaan ito ng pagkahilig sa mga action na pelikula at kalaunan ay nagsimula na ring mag-train. Katunayan, kinakitaan pa nga ito ng husay sa martial arts at madalas pa nga itong magpasikat noon ng kanyang mga stunts. Sa kanyang husay, madalas siyang nagde-demo kasama ang kanyang instructor para i-promote ang kanilang school. Sa mismong demo din siya na-discover ng isang producer mula sa Liliw Productions. Doon siya nagsimula gumawa ng mga pelikula at kalaunan ay yumabong pa ang kanyang karera. Lalo na nang ipakilala siya ng producer sa sikat na sikat rin noong si Dolpi. Taong 1981, nai-release ang pinakasikat niyang pelikula, ang Agent 00, at ang sequel nitong For Your Height Only,
spoof sa sikat na pelikula ni James Bond na For Your Eyes Only. Naging successful ang pelikula at ipinalabas rin sa ibang bansa. Katunayan, bentang-benta ito at tinalo pa nito ang mga naunang film na na-distribute internationally. Ang pelikulang For Your Height Only ay ang highest exported film in Philippine cinema, habang si Weng-weng naman ang Philippines' first actor na nagkaroon ng international status. Pagdating naman sa trabaho, maganda ang feedback sa kanya ng kanyang mga katrabaho at ang pinaka-notable sa kanya ay siya mismo ang gumagawa ng kanyang mga stunts. Little action star kumbaga. Namayagpag naman ang kanyang karera at hinangaan din siya ng marami. Yun nga lang, iba pala ang appreciation sa kanya sa tunay na buhay. Hindi kasi umano ganoon kalaki ang naibabayad kay Weng-weng. Kumbaga, kung ano lang ang iabot sa kanya ay iyon lamang talaga at wala na. Sa maraming pagkakataon, hindi man sa lahat, ay ginagamit rin ng ibang tao si Weng-weng para sa kanilang advantage. Kumot mabait na aktor ay hindi naman ito nagsasalita. Pagtapos ng huli niyang pelikula noong 1984, ay naging bihira na ang public appearance ni Weng-weng at hanggang taong 1992, sa edad na 35, inatake sa puso si Weng-weng at pumanaw. Common ang ganitong kondisyon sa mga taong may primordial dwarfism. Gayunpaman, hindi doon natapos ang pagkilala sa kanya dahil ang hindi niya alam, may mga nakaka-appreciate pa rin sa kanya makalipas ang maraming taon. Ilan sa mga dokumentaryo na naitala patungkol sa kanya ay ang Machete Maidens Unleash taong 2010 at ang The Search for Weng-weng taong 2013. Bagamat marami sa kanyang mga pelikula ay luma na, ay hindi na natin naabutan. Maaaring bihira na lang din natin mapanood sa ngayon. Hindi maikakailang nakaka-proud pa rin si Weng-weng bilang Pilipino. Katunayan, ang kanyang kwento ay hindi lang inspirasyon ng mga Pilipino, kundi ng marami pang tao internationally na may kaparehong kondisyon sa kanya. Tunay nga, na mawala ka man sa mundo, gaano ka man kaliit, mayroon at mayroon ka pa ring maiiwan na tatatak sa mga tao. At sa kaso ni Weng-weng, maliit man siya, malaki naman ang kanyang legasiya, hindi lang sa kanyang mga kaanak, kundi sa buong Philippine cinema.